din na may isang mata na mag-aalas ako ng hapon. Abay, tinlaki na lang ka naman siyang mata na mag-aalasin ko na. Waring pa to na bumabagsak sa aming bubungan. Magkahapunan, kumilata ako sa papag para magpasa ng MP Libus series ko. Hindi pa man ako nakaka-isang chapter. Ginulawala ako ni Nay. Ang lakas pa rin ang ulan. Pero dinig na dinig pa rin namin tumatundong mula sa bundok. Parang isang batalyon at aking pagpalapit. At Rosina! Pero pagbukas ko ng pinto, mas kulang-pulo na pala ang aming bahay sa gitna ng Dagat-Dagatan. Nung mag-aalas si Nathan na, habang ako at ang aming asawa at gusto ka nang ay nag-aapunan, ang hindi ka sumabog sa banda bundok! Ang yanigit parang pulog at itlat, natapya sa pala, ang isang malaking bahay na nakakalbong bundok na bumaba at bumaras ni Baba ng inog. Sa gayon, at tubig ay wala na ipos isang dam. Tinagaon, sa bigat at tubig ulan, Rosa pa to! Ano ba yan? Nagpapalas na ako mag-iire! Nagtinita ako pininakatutuloy ng pagsabog! Nagulat ko marahin! Pumunta pa ang aking panibigan! At lumabas na rin! Ang panganay namin! Ako! Nakahanap kami ng tipunan nila! Niyatawag namin si Crispin! Ilang oras din kami sinilang!
200 piso kada bangkay. Ang tanging nakilala lang namin ay si Father Chito, na nagtangkado magligtas ng isang pamilya sa may ilaya, pero naipit ang mga ulang trosong gumatalustos mula sa bundok. Ayon sa munisipyo, mahigit 2 bayang minasak at mga 3,000 buhay ang pinuksan na tubig baha. Sino man nanagot sa lahat ng ito? Ay! Ang kapal ng putik sa buong bayan! Lumaki ang bakanting lote. Pinakasalubong akong isang babaeng matungis at may kip-kip na mga basahan. Halos hindi ko nakilala si Sisa. Pinisilang ako sa araw. At di ko agad na malaya na mag-isang prako sa bahay. Pumunta ko sa mga patria pero wala! Walang tao! Mapasok ko sa gitna ng bahay at sumigaw ko crispy! Masinyo! Kilala kahit ako. Isang taon siyang pag-alagala sa bayan at bundok. Kung hindi ko pa hahanapin ay hindi uwi para matulog ko kumain. Hanggang minsan, nahulog siya sa isang paltok at nabasag ang buho. Pareho kami ng palad ni Aling Sisa. Salamat sa Diyos at di ako nasiraan ng bait. Pero hanggang ngayon, sandali ko muna na inanginig ako at nagmamadali ko makita ang bundok. Isang metro kapal na balik na pumatok sa aming bukit kaya hindi na ito matamnan. Tumas ka mabababang bukit. Ngunit wala na silbi ang matataas at taniman. Pero unti-unti, nalinis din ang mga putik. At dahan-dahan na numbalik ang mga simbahan, paralan, at mga pamilihan. Hindi lang ito rin nagawa ni Mayor Elis kayo para sa aming mga talaga ng baha. Itong sabi ko niyang munisipyo para sa lahat. Nagtutang damit at nagparang siya ng pagkain. Siya ang pumis magpumutok para malinis ang bayan at agad maayos ang mga dalagunay. Si Mayor din po ang namakan para mabigyan agad ng bayan ng kanalang sipan. Kaya lang, halos pa na natira sa amin dahil nakurakot sa Maynila pa lamang. Dahil naulila na kami lubos ni Sagat, si Mayor na rin po nagpaharap sa amin sa Maynila. At kaya kung pinagsadya namin dito, Mayor Ibarra, marami na nalaman po ninyo na kami bumigit sa mga bari ng mga nakarang halalan. Salamat po sa inyong tanggapin. At yan po yung pagkakap na yung susunod sa yabak ng inyong ama. Ako po ay bata pa at manayo ang karanasan sa aking ama. Kaya man, tanggapin ko po ang lahat para ipaglaban ng inyong mga ganito. Salamat sa Diyos! Kayo yan ang anak. Sa Clarabal. Walang nangyari. Paano?
naging Wesley Carabal dahil malakas si Congressman sa Malacanang. Pero ang pagsasamantala ng ilan ay hindi nangangahulugan na bulok na ang buong sistema. Abay, mapalat pa rin tayo, meron tayong demokrasya, hindi ba? Demokrasya? Anong demokrasya? Oo! Tinuturo sa akin na may tatlong pantay na sa may gobyerno. Pero ang tatlong ito ay kontrolado ng ilang pamilya lamang. Na wala pang 10% ng kabuang populasyon. Pero kung may abusado man, kailangan lang na magtulong-tulong ang mamamayan para mapaalis ang mga ito sa pwesto. Hindi ba't mayroong diktador at kurap na presidente na napatalsik na lang sa people na? Pero may nagtago ba sa sistema? Hindi ba lalo pang ang lumalak? Ibarra, hindi mo ba nakikita? Kahit ilang EDSA pa ang ganapin natin, walang mangyayari dahil naghahalinhinan lang ang mga politikong iisa ang hibla ng kasakiman. Meron tayong freedom of speech. Meron tayong freedom of assembly. Magagamit natin ito para isiwalat ang kabulukan at igiit ang kapakanan ng mamamayan. Pero ang mga mayayamang ito, hawak nila ang pulis, sundalo, korte at bilangguan. Pati ang media, radio, television at tsaryo. Kaya nilang pahirapan at patahimikin ang sino man na kumakalaban sa kanilang pag-aari. Yan ba ang natutunan mo sa kuleyo? PUP ako. Kung laude. Oo, alam ko. Magkalensya ko. Naging aktivista na ako. Ako ang humawak ng education section, ang isang organisasyon para sa mga mamumukit. Minsan, habang naglalakad ako papunta sa aming headquarters upang umubo sa aming meeting, pinukot ako ng mga armadong nakasibilya. Tinorture ako! Ilang araw na pinarusahan. Hindi nakatulog. Hindi pinakain. Pinahiga ako sa yelo at inuriente! Ayoko nang ikwento pa ang mga sumunod na nangyari sa akin. Nung nakapakas ako, pasya na akong mauntok. Hindi ko alam na ganyan ang pinagdaanan mo. Pero Inyas, hindi pa rin ako naniniwala na armas na lamang ang tanging sundo sa problema ng bayan. Meron pong tayong mga kababae na malinis ang kalooban. Sila ang naglalag sa akin noong nakaraang eleksyon. Patutunayan ko sa'yo na matutupad ko lahat ng proyekto ko para sa may pako bago matapos ang termino ko bilang mayor. Yan ang inaasahan namin sa'yo. Pero mag-iingat ka, Ibarra. Baka ikaw naman ang lamunin ng sistema. Ano ka ba? Para ka namang walang tiwala sa akin. O, eto. Pinapangako ko sa'yo na matutupad ko lahat ng proyekto ko para sa may pako, lalong-lalo na ang total laban. Ngayon, pwede ko ikaw naman ang mangako sa akin. Ang ano? Na magiging tungko ang pagtutungo sa kay tatalipuran mo ang armas. Bababa ka rito at tutulungan mo kung mapatupad ang mga proyekto ko para sa bayan ito. Pagsasya, Claire, pero paano pag hindi ka nagtagumpay? Sasama ka na sa amin sa bundok? Isinag mo nga naman si Ibarra. Hanggang ngayon, iniisahan mo pa rin ako! Hey, yes. Paano mag-aasawa ng isang mahirap ang isang doktor na tulad niya?
At least masasabi ko pa rin sa sarili ko na mas pinili kong ako na lang. Ako na lang yung magsakripisyo. Kaysa masangla ko pa itong pintas na binigay niya. I am convinced that Ibarra is right.
ko. And I cannot leave him just because you asked me to. You mean you're choosing him over your own father? Oh, Ma! Means to me, Bishop. I never had a family to speak of. My father was a general who loved my mother so much. One day he found out that she was having an affair with this junior officer. He surprised her one day in this officer's house and then he shot them in bed. I was only 10 when I was born. From then on, I promised myself that I would choose a wife that would never compromise my virtue or my honor. I am truly sorry to hear all this, pero napakadami ibang babae dyan. Mas maganda at mas mayaman. I can help you court anyone. But I don't want anyone else. No! Please, no. Mahal ko si Clarissa. Kapatawad tayo. Bishop, ngayon lang akong bilhin sa'yo. Remember all that you've asked for me. Funds for your palace. Seed money and donations for your charitable organizations. Even the budget for your weekly soup for the poor, I gave. Alam mo naman siguro kung saan ang gagaling mga pondo binibigay ko sa'yo, di ba? Wala akong pakialam kung saan ang impyero nang galing ang pondo ngayon. Ibinigay ko sa simbahan bilang donasyon. Kaya naugasan na yun kung anong bahay na kasalanan. Walang maraming salapi kung sa mabuti gagamitin. I could not agree with you more. Kaya nga, kausapin mo lang si Clarissa. I know you love her so much. And she loves you too. Kaya kausapin mo si Clarissa, sigurado naman ako sa'yo niya. Hindi makakatanggi yun, lalo na sa kanyang tunay na ama. Paano mo nalaman? So, kung sa'yo pinalayas ko sa kumbeto at mag-destino ka sa Nepal. It's not as bad as you think. Bago pa man ako magpare, matagal na kami nagmamahalin ni Tia. Pinahanap na namin magtayo ng pero. Pero pinili siya ng mga magulang niya magpakasakay sa plano. Wala akong magawa. Halos mabaliw ako. Lalo na nagalan ko. Pinagdadal ang tawad niya nga pag and just to be near them, she for Santiago to get last one of the healers of Clarissa. Doesn't matter. Technically, pari ka pa rin na nagkaanak sa babae may asawa. What will that do to your career, ha? Huh? Bishop,
Asia. Asia. I swear your secret lies with me. Kailan mo naman siguro ako kung tao marunong kumalang ng putang na loob niya? Sinisigurado ko sa'yo, matatayo yung pinaplano ng Diocesan Seminary! Pati na yung... Ah! Bishop! Thank you again for your birthday gift. It's very thoughtful of you. Ano pang tinatay tayo mo dyan, Bishop? Basic Acting of the 2014 PETA Summer Program, held from April 7 to May 18, 2014 at the PETA Theater Center
at 5 Amar Drive, Barangay Cristo, Haringu, Manila, Quezon City, City, Philippines. Given this 18th day of May 2014 at the Peta Theater Center, signed by Melvin D. and Ian Segara, Peta Faculty, Wilson Villones, Peta School of People's Theater Director, Cecilia Garucho, Peta President, and Brenda V. Fajardo, Peta Curriculum Director. First up, Andrew Mark U. Alvarez. Katrish C. Aristoki. Miguel R. Benson. Joshua P. Dugan. Sergio D. Emprese Jr. Maria Adora Belen H. Flores. Mabel L. Contiveros. Marika Michelle F. Garcia. J.P. Jazul. Jennifer R. Habana. Paul A. Ramos. Alduin C. Santos. Sandra D. Suarez. Okay, this forward on the pocket. And Kim Munin Arte. Arte. Florence C. Tugas. At binibigyan din po namin ng Certificate of Loyalty ang mga estudyante na nakapag-attend na ng summer program ng PETA or ng workshop program ng PETA for two or more summers or regular season workshops. Joshua P. Dugan. This is your second time, right? Mabel L. Contiveros. Marika Michelle F. Garcia. Kim Munyen Arte. J.P. Jazul. Uli po ang basic acting class ng 2014 PETA Summer Theater Program. Okay, move forward. Forward po for the picture taking. Four Thunder Lights and Sound, Jumbo Bar, and Jerry's Grill. Okay.